tatanungin, si Mo Tatter. All the way down, hanggang sa tato. So Tatter, nakatingin ko sa likod, hanggang dito sa ibaba, bubuklatin niya, tatanggalin lahat ng tiso. So, yun. Kumaari sa ko, ayoko sa akin. Sa palagay niyo, kung kayo yun. Di ba? Exacto. So, yun na. That's when I decided, sabi ko, what? Give it a shot, di ba? I have nothing to lose. So, day before, because of Tuesday also, kaya Tuesday ako pumunta rito eh. Kasi pumunta ako rito at nakausap ko si Sister Flo. Tapos sabi sa akin si Sister Flo, ako, inyo, sa tingin ko, hindi mo kaya kailangan ng operasyon. Asa ko sa loob-loob lang eh. Oh, galing naman. Eh, alas na ako na kakilala ko yung urologist na pinagpasa-pasahan na kay City Scan ko kay Mara na pinipitin-pitin-pitin nila eh. Mag-opera daw ako sa lalong madaling panahon at wag kong paabutin ang stage 3. Okay? Ganun pa man din, sa kinabukasan pero din ako nakaschedule ng person, so tuloy din ako sa buhay. May siyempre, magpapa-opera na ako. Din ako mga pasyente rin nakalista sa akin, pinapasprek ko yung mga kaso. Sabi ko sa mga isang pasyente kong cancer din na inopera, cancer sa parotid nga. Noon sabi ko, kailangan ischedule ko ngayon linggo itong operasyon nyo. Dahil pagkatapos itong linggo eh, wala na ako dito siguro. Mag-i-intern siguro dalawa at tatlong linggo na hindi ako makakapasok na. Malaki yung mahaba yung pagkaliwan ko ang recovery period ng cancer surgery. Okay, nung habang nag-opera ako, nung umaga yun, may kumunti bigla yun. For the first time, kumunti yung huwihihikundo ko. Pagkatapos ng operasyon ko, humingi ako ulit, abay, wala na. Eh, ako naman ako, parang galing ho ako sa Universidad ni Santo Tomas. Eh, katulad ni Santo Tomas, eh, mapagduta din, ano? So, nagpa-MRI ko at CT scan po ako din. At dito sa pangalanan na pagkakataon nito, bagay na wala. Di ba? Ngayon, mind you, itong kwento na ito ay maaaring nang sabihin na ano kasi may magsasabi na I never had a tissue confirmation. Ang cancer pa nang hindi. Pero itong sasabihin ko sa inyo, naka-schedule na ho ako, nakatanggalin ng kidney. At lahat po, unanimous po, unanimous po decision na ito sa lahat ng mga doktor na kilala ko. Hindi lang sa aking hospital, na teaching hospital, USC hospital, no? Yung MRI ko, yung doktor din ang kapatid ko, na may mga kaibigan sa St. Louis, may kaibigan sa National Kidney Institute. So itong MRI ko, kung saan-saan na umikot, siguro nakita na mga hindi ko kulang na mga dalawang po, tatlong pong specialist neurologist at lahat po sila, isang sinabi, may yung kapatid ko niya. Ano pang hinihintay niya? Di ba? Ganun pa man din, nag-decision ako, sabi ko. Ba? Nawala ano, nawala ang dugo, eh, hindi mo naman napapira. Di ba? Eh, sino ba gusto mo? Wala ng kidney. At yun po, that was 2 years ago. And even now, every now and then, nagpapacheck up rin ako kasi katulad ng sinabi ko sa inyo eh. Doon ako nanggagaling sa Santo Tomas. Eh di, kinoconfirm ko yung rin ako eh. Katabi ngayon eh. Eh wala pa rin natin na nakikita sa mga ultrasound. So, that's one of those things where we can be narek sa believe it or not. I'm sure there are a lot of interesting stories along the way. Pag nandito, pag nandito ako, iniisip ko palagi na sasabihin ko dahil nakaubos na ang tao ng kwento eh. Pero yan ang maganda sa trabaho ito. Linggo-linggo, meron akong encounter na pasyente na meron malumang kalandaban. No, eh, pagka sa tingin ko mga cancer na stage 1, stage 2, eh, in-offer pa, yun na, that's the thing that has changed. It's an outlook that has been more positive. Okay, alam nyo, madali mo mag-recommend na ng operasyon. Abay, mas malaki ang bakayaran sa akin ng pasyente mo.
There are different options to think about it and say if they want to try to give their faith a chance, then they can pray and see if they get released. But dapat yung sinasabi sa lahat, may plan din kayo. Dahil hindi ko naman masasabi na nangyayari ito sa lahat ng ano. Di ba? Paminsan, naisip ko rin eh. Naisip, nakakita rin ako naman may karabahan, karabundaman dito sa bandang ito. But, parang lumalaki yung mga hukul. At, I remember there was a lady there na kinakilala mo sa akin, di ba? Na yung mga ano eh, lumuluwa na. Eh, gusto ko man sabihin sa kanya na, oh, dapat siguro tanggalin niya. Eh, malasap pa naman pala tayo eh. Diba? Hindi ko naman pagpupuminig yun. Pero sinasabi ko, kaya nga eh, baka naman hindi naman masyadong masama na don't put your eggs in one basket. Kung medyo, dasal kayo ng dasal, kayo nang tutul pa rin, lumalaki na pa rin ang lumalaki ang buo. Pero isip-isip na kayo ng alternative. I'll tell you one thing. If I had not experienced what I had experienced, halimbawa, nagdasal ako, staying here, fervently praying for a miraculous recovery, and I still met ko na nag-iihip ang dugo, walang dalawang isip, patatanggap yung hindi ko that same day, as can do. Pero, for some reason, dahil napaka-coincidental, nao naman ho, sa trabaho ko, sa trinigo, alam ko, walang coincidences. Pag tumindi ng pag-iihi ng dugo, kung kailan na nagpatingin sa ako, tingin, sa kama pinagkasalan, eh, napaka-coincidental yun. Yung araw na kinabukasan mismo, nawala. Pwede, may nangyari na hindi mo ma-explica. Okay, and the only way you can explain it is something miraculous. Assume na lang natin, I can't even really say 100%. If was it cancer, was it not cancer, that's up to debate. But the one thing that happened is that I was scheduled to have my kidney removed and I never even had it. And it never bothered me. Hindi na ako pinalikan yung ulit. Yun na mismo na yun, milagro na yun. Kasi, ni isang bagay na hiwa, wala ako. Diba? So, that is why I'm here one Tuesday or Tuesday every month. That is to thank God. Kasi may kinuwento sa akin yung si Sister Nina. No, ba yun? May mga pumunta sa may kwento ng si Lord na maraming niya na may mga kwarto ng mga mini ng milagro at puno-puno ng kwarto. Kasi ang kabilang kwarto naman doon ay yung mga nagpapasalamat. Yung humihingi punong-puno. Yung kwarto na nagpapasalamat ay isa lang matalawa yata na doon. Kaya natin dito po ako ngayon. Nagpapasalamat po. Children of light and of the morning.